Pak Alis, babalikan sa Autospeak. Paano masusog po yung wedding? Talagang kakambal na ng tao yun. Hindi mo na maalis talaga yun. Mga tumataya, bawalan din nila. Kasi kaya nagpapalaganap yung mga nagpapa-wedding dahil sa mga tumataya. Ang wedding naman kasi hindi ganun kadaling masukpo eh. Kasi kawawa din naman yung mga taong nagtatrabaho sa wedding kasi wala namang alternatibong paraan ng gobyerno para mabigyan sila ng sapat na trabaho. Mamatay na siguro ako, mamatay na tayong lahat. Yung wedding hindi mawawala. Nagbabalik po ang Autospeak at pinag-uusapan pa rin natin ang wedding. Director Brion, sabi niyo nga po kanina, bagamat walang tahas ang deklarasyon o sinabi o inutos si Presidente Aquino na ipagbawal o sugpuin ang illegal na sugal ng wedding, malinaw na sapagkat ito ay labag sa batas, it goes without saying, so to speak, na dapat ang lahat ng ahensya ng pamahalaan ay ipatupad ang enforcement ng batas laban dito. Ano po ang papel ng DILG pagdating po sa bagay na ito? Sa bagay na ito, ano, sa pagpapatupad ng batas, kung alam naman natin na ito ay bawal, dapat supilin. Mm-hmm. Supilin yung nangongelekta ng taya. Mm-hmm. At iba pang kasapi dito. Natatandaan ko na isa sa mga announcements na pahayag ni Kalihim Robredo sa amin noong unang pagpupulong namin, meron siyang direktiba sa pulis. Mm-hmm. Na supilin ang illegal numbers game. Nalaman ko rin na hanggang kamakailan, meron siyang pangalawang letter directive. Mm-hmm. Upang ipatupad ang batas at masupil ang illegal na sugal. Mm-hmm. Father, ano po ang posisyon ng CBCP? At kung may malinaw na posisyon ng CBCP, ano ang katungkulan ng bawat pari upang sundin ang CBCP position or statement? Nakakalungkot eh. Alam ko maraming mga pastoral directives, mm-hmm. pastoral letters ng CBCP, pero nakakalungkot na, hindi naman nasusunod. Ano? Mm-hmm. Dito lang sa Pampanga, meron pong categorical statement yung pastoral letter o yung statement na hindi maaring tumanggap ng donasyon ang mga pare mula sa illegal na sugal na weteng. Meron po bang ganong statement? Walang kaklaro lang. Walang ganon kaklaro. Basta inaano niya, it's immoral, it's mm-hmm. against, no? Tumanggap ng ganon. Mm-hmm. Pero sino naman ba ang sumusunod? Karamihan dahil siguro sa kakulangan ng pondo, no? It's no justification. Mm-hmm. Pero kasi yung ibang pare, wala silang sapat na pantustos sa kanilang mm-hmm. gamit, lalo na yung sa mga dibdib na lugal. Mm-hmm. Kaya siguro tinatanggap nila, no? Mm-hmm. Pero hindi karapat-dapat, no? Mm-hmm. It's still immoral, it's still illegal, no? Kasi mm-hmm. in the first place, it's illegal. And therefore, it's immoral. No? Okay. What makes it really wrong? Kasi meron sinabi kanina si Director Brion, sabi niya, dapat maghanap ng alternatibang kabuhayan ng mga mamamayan. So parang it goes without saying na kanya ang ating mga kababayan ay nagtatrabaho at nagpa-participate o sumusuporta dito sa illegal na sugal na ito dahil wala silang alternatibo, wala silang kabuhayan. So, kung kabuhayan na pag-uusapan, justifiable ba na kung wala silang kabuhayan, ito ang magiging kabuhayan nila? Hindi justification yun. Tungkulin ng gobyerno na maghanap ng alternatibong kabuhayan. Mm-hmm. Ipatigil mo yun. Kasi natatandang ko nung bago linabas ang STL bilang alternatibong panlaban sa wedding. Mm. Dito mismo sa Angeles City, nung pinahinto, no?
Ang ginawa ng isang, hindi ko na babanggitin ng tao, mm-hmm. Ang isang kongresista na inipon niya, ginadar na lahat ng mga kobrador nandun sa prarap ng munisya. O sige, pinahintoy ito, bigyan niyo kami ng pangtutos namin araw-araw. Mm-hmm. Sagbat araw-araw itong namin ano, ito yung pinagano namin sa pamilya namin. Mm-hmm. So doon pala nagsimula ang panganganak sa STL. Mm-hmm. Na ito naman pala, supposedly, ang alternative at panglaban sa Weteng, ay kabalastugan naman nangyayari. Mm-hmm. No? Sa subdivision kung saan ako naglalakad araw-araw, eh, ito, yung yellow is STL, no? Mm-hmm. Pero sa ano yun, yung ano yun, sa ilalim ng libreta niya, eh, Castillas ng Weteng. So, sabay. Sabay. So, the legal and the illegal together in one operation. Ang totoo niyan, director, parang hindi nga sabay, eh. Mm-hmm. Sapagkat sa bawat sampung taya, isa, dalawa lang pumapasok sa STL. Oh, because the statistics is clear, eh. Sabi, mas malaki talaga ang napupunta sa Weteng kesa sa STL. Ang ibig sabihin, director, sabay, sa isang cobrador, dala niya dalawa. Dalawa. Mm-hmm. Pero yung paano pangalan? Pag sumite, mm-hmm. hindi parehas. Mm-hmm. Hindi parehas. Doon nangyayari. So, director, ano to? Parang front ang STL ng Weteng? Lumalabas na ka na. Mm-hmm. Have you witnessed any kind of, were you part of any raid or operation that exposed you to the reality of this situation? Kasi parang everybody saying we are aware that Weteng exists. Diba? Together with Totoo. STL, and yet Totoo. Nobody is saying we have clear evidence to the effect. Alam mo, hindi lang makalawa, makatlong ulit ko nakita yan. Sa unang pagkakataon, yan ay tumambad sa akin sa isang bayan ng Bulacan. Mm-hmm. Sa isa pang pagkakataon sa bayan ng Mabalacat. Mm-hmm. Ganon ang nakita ko. Kasama kasi sa tungkulin ko ang pakikipag-ugnayan sa ating mga pamahalaang lokal. Mm-hmm. At sa puntong ako'y merong pakikipag-usap sa ating mga lokal na opisyal, doon ko nakita yan. Mm-hmm. Na sa mismong munisipyo, merong pumapasok ng mga kobrador. Mm-hmm. No? Nalulungkot ako. Alam mo, 35 taon na nakakaraan, nagpapaalam ako sa aking ama na mm-hmm. ako'y magtatrabaho sa gobyerno at mm-hmm. Ang public service ang aking magiging career future. Mm-hmm. Ang sabi na ama ko, ipapangako mo sa akin na hindi ka tatanggap mm-hmm. ng lagay mm-hmm. in whatever form. Mm-hmm. No? At pangako mo sa akin na hindi ka lalahok sa kahit anumang electoral contest. Mm-hmm. Oh. Tinutupad ko yan sa abot na aking makakaya. Mm-hmm. Naniniwala ako na kaya kong mabuhay nang walang ganyang biyaya mm-hmm. o kaloob. Mm-hmm. Samantala, naniniwala ako na malalim na rin, katulad ng binanggit ni Father mm-hmm. Resti, sa kulturang Pilipino. At, mm-hmm. and, If I may say so, no? Mm-hmm. It is intertwined with the Filipino political culture. Mm-hmm. A kind of politics that thrives on patronage, mm-hmm. accommodation, mm-hmm. and therefore, for those who are affluent mm-hmm. and want to protect their affluence, they have to expand their influence. Mm-hmm. Mm-hmm. And once there is influence, all the more that they able to generate more affluence. Mm-hmm. No? And the more affluent they become, the more careful they should be mm-hmm. protecting their affluence and their mm-hmm. influence. Mm-hmm. So it becomes a very vicious cycle. Mm-hmm. Mm-hmm. It is so sad, no? Magmumula kanina, I can sense how deeply sad both of you are. And as we go through this conversation, I feel even parang so desperate about yung pinag-uusapan nating topic. It is something that a lot of people in media have stopped talking about dahil parang
parang tanggap na, no? Kanya lang, sabi nga namin, it is already a knock.